Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito pong ating weather update ngayong araw, February 2022. Kung mapapansin nyo nga po, no, ang nakaka-apekto po sa ating bansa, ito nga pong Shear Line, ay nagpapaulan po yan ano, sa malaking bahagi po ng Visayas at ng ilang bahagi sa may Mindoro province. So mapapansin natin ano, na meron na rin po tayong Easterlies na nakaka-apekto no, dito sa may Davao Region. So kung mapapansin nga po natin na may mga posibilidad ng mga localized thunderstorm dito nga po sa may parte ng Davao Region, Caraga, and Sarangani. Dahil po yan sa ating Easterly, sa mga karanas na po tayo ng mga malinsangang panahon sa may parte ng Mindanao. So yung ating low pressure area na binabantayan kahapon ay ito nga po ay nalusaw din kaagad. So dito naman po sa may parte ng Bicol Region, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Aklan, Northern Samar, Eastern Samar, and Samar. Ito nga po ay naapektuhan ng shear line kaya makakaranas po tayo dyan ng mga pag-ulan at biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Bayan pag-ingat sa ating mga kababayan dyan dahil may mga posibilidad nga po ng pagguhunan lupa at pagbaha. At dito naman sa may Metro Manila, ang nakakaapekto po sa atin ay umaabot po dyan yung ating Easterlies at ating localized thunderstorm. So ayon po sa ating advanced weather forecast, tuloy-tuloy po tayong makakaranas ng mga pag-ulan at wala naman po tayong inaasahan na anumang sama ng panahon or bagyo na papasok sa ating bansa. Kung mapapansin nga po natin, ano, by February 4, mapapansin natin tuloy-tuloy makakaranas ng pag-ulan ng Visayas area. At pagdating naman ng February 5, ang abot nga po yung mga pag-ulan hanggang dito po yan sa Roa City at sa may Palawan. At pagdating naman po ng February 6, makikita natin ano, na tuloy-tuloy po makakaranas ng pag-ulan ng eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating naman po ng February 7, bahagyang hihina yung pag-ulan at makakaranas din po ano, ng pag-ulan dito nga po sa may parte ng Luzon, sa may eastern section ng Luzon. At pagdating naman po ng February 8, mapapansin natin ano, na yung ating Easterlies ay makaka-apekto pa rin yan dito sa may Mindanao. Pagdating naman ng February 9, mapapansin naman po natin na tuloy-tuloy po makakaranas ng pag-ulan sa may Mindanao, sa may Palawan. Makikita natin yung makakapal na kaulapan dito po sa ating Mindanao area. Then pagdating naman po ng February 10, makikita naman natin ano, na tuloy-tuloy makakaranas ng pag-ulan dito sa may Mindanao, Palawan, at mahinang pag-ulan sa may eastern section ng Visayas. Kung mapapansin nyo, wala pa rin po tayo nakikita ang anumang sama ng panahon na papasok sa ating bansa. By February 11, mapapansin nga po natin ano, na itong eastern section ng Visayas at Mindanao ay makakaranas pa rin po ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Then pagdating po ng February 12, makikita po natin ano, na yung ating Easterlies ay nakaka-apekto pa rin sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Umabot po yan hanggang dito sa may Palawan. Wala po tayong nakikitang anumang bagyo na mabubuo na papasok sa ating bansa. Kaya sa ngayon po, ito pa lang po yung ating available data para po sa ating mga minomonitor dito po sa ating advanced weather forecast. Manatili po tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast para po malaman natin yung mga pagbabago dito po sa ating mga minomonitor na sama ng panahon. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi.